Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Gagawa tayo ngayon ng isang napakasarap na cake. Gustong gusto ito ng mga bata at syempre gusto rin nating mga mamis. Napakadali lang nitong gawin kaya tara umpisahan na natin. Dito sa ating bowl, ilagay natin yung ating egg at saka yung ating sugar. Ibit lang natin ito hanggang sa mag-light and fluffy na siya. Kapag gumamit pala kayo ng large egg guys, bali apat lang yung gagamitin nyo dito. Kapag ganito na yung texture ng ating egg, ilagay na natin yung ating oil. Kapag gumamit pala kayo ng vanilla extract, isabay nyo na rin siya dito. Then sasalain na natin dito yung ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour, pwede po kayong gumamit ng cake flour, yung ating cocoa powder, yung ating salt, baking powder, yung ating vanilla sugar, at saka yung ating coffee powder. I-add lang natin ito 3 times or 3 beses natin ilagay yung ating dry ingredients. Huwag po natin ilagay diretso isang lagayan para hindi po ma-deplate yung ating egg. Sa paghalo naman, dahan-dahan lang din. Cut and fold method lang din yung gagamitin natin dito. Then, continue lang natin yung proseso na to hanggang sa malagay natin lahat ng dry ingredients natin. Kapag nahalo na nating maigi yung ating mixture, ilalagay na natin siya ngayon dito sa ating baking tray. 11 by 15 po yung ginamit ko dito na size. Pwede nyo po siyang i-bake sa anumang pan na gusto nyo. Pwede yung round, pwede rin yung square. Kasya ito sa dalawang 6 inches na round pan or 8 inches isang layer. Tap lang natin ito para maalis yung ibang air bubbles. Then, i-bake na natin ito sa ating nakapreheat na oven. Then, ito na yung ating cake. Na-bake na natin siya. Palalamigin lang natin siya ngayon. Nilipat ko lang siya dito sa ating cooling rack. After ko siyang pinalamig, nag-dust lang ako ng cocoa powder dito sa ating baking paper para hindi po siya dumikit. I-trim lang natin yung side ng ating cake para malinis po siyang tingnan. Pero ito naman ay option na lang. Pwede nyo namang hindi na siya tanggalin. Hinati ko lang pala siya sa apat guys. Kasi ginaya ko yung shape ng sneakers pahaba. Gagawin naman natin ngayon yung ating cream cheese icing. Dito sa ating bowl, nilagay ko na yung ating butter. Ibit lang natin ito hanggang sa mag-light na siya. Sunod natin ilalagay yung ating condensed milk. Dapat chilled po siya para hindi po lumambot yung ating butter. Lagi po natin i-scrape yung side ng ating bowl para maiwasan po natin yung mga buo-buong butter or mahalong maigi lahat ng ating ingredients. Then ilagay na rin natin yung ating powder sugar. Marami akong recipe ng iba't ibang klase ng icing guys dito sa aking YouTube channel. Yung aking Swiss meringue buttercream, pwede nyo gamitin dito guys, masarap din po yun. Then ilagay na natin yung ating cream cheese. Ito pala yung brand ng cream cheese na ginamit ko. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong brand kung ano po yung available sa inyo. Then tips ko lang guys, huwag nyo siyang masyadong i-mix kapag nalagay nyo na yung inyong cream cheese kasi lalambot na po yung inyong cream cheese or yung inyong icing. Mahirapan na po kayong maglagay mamaya sa cake. Gumamit na lang kayo ng spatula para hindi na ma-overmix yung inyong icing. Para naman sa ating filling, ayan, ito, nabili ko lang to sa grocery, yung ating caramel. Pwede po kayo magpakulo ng condensed milk ng 2 oras. Ilagay na rin natin yung ating peanut. 1 cup yung ginamit ko dito. Roasted po ito guys, then salted din yung ginamit ko para mag-balance yung tamis at saka alat dito sa ating ginawang palaman. Then i-mix lang natin ito, then iset aside lang muna natin siya. Binalot ko pala ng king wrap yung aking cake pagkatapos ko siyang pinalamig para hindi po siya mag-dry. Mag-a-assemble na tayo ngayon ng ating cake. Naglagay pala ako ng sugar syrup dito sa ating cake. Ginagamit ito guys lalo na pagka mga chiffon type yung ating mga cake para
magiging moist siya. Then ilagay na natin yung ating ginawang cream cheese icing. Ilagay na natin ngayon yung ating filling, yung ating ginawang caramel at saka yung ating peanut. Spread lang natin siya. Huwag po nating masyadong idiin para hindi po masira yung icing natin. Then, ilagay na natin yung ating next layer. Continue lang natin itong proseso na to hanggang sa malagay na natin lahat ng layer ng ating cake. Pagkatapos natin siya lagyan ng filling, ayan, ilagay na natin yung ating natirang cream cheese icing. Ayan, ika-crumb coat lang natin siya kahit hindi masyadong makapal yung icing nyo guys, kasi lalagyan pa natin siya mamaya ng chocolate ganache kahit manipis lang icing natin. Pagkatapos natin siyang lagyan ng cream cheese, yung paikot ng ating cake, ilalagay muna natin siya sa fridge ng 30 minutes hanggang sa mag-set lang yung icing natin. Gagawin naman natin ngayon yung ating chocolate ganache. Ito yung pang-coat natin sa ating cake. Ito pala yung brand na ginamit ko guys. Ito ay milk chocolate. Pwede kayong gumamit ng semi-sweet. Then ilagay na natin yung ating heavy cream. Pwede kayong gumamit ng all-purpose cream. Nilagay ko lang siya sa microwave ng 1 minute. Then hanggang sa mag-melt lang yung chocolate. Pwede nyong gawin dun sa double boiler kung wala po kayong microwave. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-smooth na siya. Then palamigin lang natin hanggang sa medyo lumapot siya. Or pwede na siyang, kapag ganito na yung texture niya, pwede na ito, ilagay na natin siya dito sa ating cake. Huwag nyo po masyadong patigasin yung inyong chocolate ganache kasi mahirapan kayo mag-spread dito sa ating cake. Dapat ganito lang yung consistency ng ating chocolate ganache. Pagkatapos natin siyang i-coat ng chocolate ganache, ilagay muna natin siya ng fridge ulit ng 30 minutes or pwede rin overnight bago natin siya i-serve. Then ito na yung ating ginawang sneakers cake. Kita-kits tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.